Joy, welcome po ang lahat dito sa ating kwentuhan. Aha! Ako po, nagbaray-baray na po ang mga question. So, siguro marami kang ibabahagi sa atin ng mga paraan para maghanda. So, siguro unahin muna natin yung isa and then we'll go to the questions. Sige. Kasi baka mamaya yung questions na yon ay... Related. Oo, related na. Sige po. Sige, game! Ang isang sa 15 taon na ginagawa namin ng aking kasamahan na senior citizen na rin, turning 75 this year, si Francisco Colaico. Okay. Sa aming pag-aaral, informal, hindi to yung very structured study sa aming pakikisalamuha sa nakaraang 15 taon. Lima ang concern, hindi nga alam kung nakokontrol niya, ng mga matatanda or ng senior or dapat paggandaan pagtanda. Una, yung may kinalaman sa kaperahan. Sana financially independent ako. Walang hindi issue sa akin ng pera. Pangalawa, good health. Good health. Yes, yes. Pangatlo, tatlong R. What are those R's? Nung bata tayo, tatlong R. Reading, writing, arithmetic. Pag matanda o pagtanda pala, gusto niya at kailangan paggandaan, yung siya ay marespeto, ma-recognize, at malaman niya pa rin ang reason bakit pa rin siya buhay. My mother, who is 89 years old, every birthday niya, tinatanong niya, bakit pa kaya ako nandito? Mm-hmm. Sabi ko, hindi mo pa kasi napipirmahan yung pamana mo sa akin. Hindi, biro lang. Ha? Pero wow. Respeto, recognition, reason. Concern yan ng mga matatanda. Reason for still being. Yes, yes. Why am I still waking up? Why am I feeling this pain? Kung may sakit man yung matanda, di ba? Yes. Bakit pinapahaba pa? Bakit pinapahaba pa? Iba-iba yan. May masalimuot, merong maganda. Pang-apat, sana magawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Mga panghihinayang. Or in a positive note, sana yung mga ambisyon ko magawa ko pa rin. Pwede. Oh, yung makapag-akyat ako ng makapag mountain climbing ako, malakas pa tuhod ko sana. Maraming ibang 65, ganyan. 65, 68, 72 years old na ako, sana maging yung ambisyon ko ng bata maging child star ako sa TV. Umakyat mo pa rin yung Great Wall of China. Oh, 'yan. 'Di ba? Panglima, yung spiritual. Aha. So ulitin ko, yung lima na sabi ng mga matatanda or yung naghahanda sa pagtanda, financial independence, good health, respect, recognition, and reason, 3 R's, able to do yung mga gusto niyang gawin na hindi niya nagawa noon dahil sa career, trabaho, papalaki ng pamilya, sana magawa ko na yung mga ambisyon o gusto ko pang gawin noon. At panglima, yung aking buhay spiritual. So, isa-isayin natin yun, maaaring magkulang ang ating oras, kaya naman hinanda ni Dang na I think sa pangalawang Thursday, kung hindi natin ma-cover lahat. Kasi so, malalim yung... Malalim. At marami yung lima. Total naman, every Thursday pala nandito kayo. Every other Thursday. Parang ganun. Okay. So, let's talk about money first. Yes. Okay. Pag ang naghahanda sa pagtanda, o yung mga matatanda, natanungin nyo, yung mga lolo nyo, yung mga retirado nyong tito, auntie, gusto nila sana financially independent sila. Yung pera, hindi na issue. Kung sila naman ay nagtrabaho, meron silang retirement, meron silang pension, o sila ay meron mang negosyo, sana LOI na ako. Ano yung LOI? Living on interest na lang ako. Kung ano itong pera kong naipundar, yung kinikita nitong pera ko, sana malaki, mataas, enough, sapat, para sa klase at halaga ng pamumuhay ko. Yung sinabi nyo nga kanina na ano ba yun? Comfortable? Yes. Good and comfortable life. Affordable retirement. Affordable and comfortable. Okay. Siguro pwede nating entertain muna itong isang question. Sige po. Would you like to sure. Answer? Question po, Mr. Benko, ano pong mga organization o grupo ang pwedeng salihan para makapag-invest for my retirement? Mrs. Amor from Cainta. Marami po yan. Pero bago ko banggitin yung iba, banggitin ko na yung sa amin. Oo nga. Meron po kaming kooperatiba. Inumpisahan po yan ng mga OFW sa Hong Kong at marami pang OFW sa 40 bansa. Pero hindi lang po yan pang OFW, pang ibang para rin sa Pilipino, dito sa Pilipinas, KSK Co-op. KSK Co-op. Yes.
I think that answer, itong ginagawa niyo po ay sagot na rin dito sa isang tanong. Yes, yes. Ayan, Mr. Ano po ang KSK Cooperative? Una po, nag-umpisa siya sa mga OFWs, pero ngayon lumawak na siya. Lalo na siyang, lalong sinisilbihan niya yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Puntahan niyo na lang po, total na banggit ko na, puntahan niyo na lang po ang Facebook page, hanapin niyo po KSK Co-op Online, mm-hmm. or ang aming website kskcoop.com, or Armand Benko, hanapin niyo po, meron po mga detalye diyan tungkol sa KSK Co-op. Okay. Mas nais nating magbigay ng kaalaman dito sa paghanda sa pagtanda. Okay. Pero dahil, kaya ko lang naman nabanggit yon dahil naitanong. Alright. Okay, so there you are. Yeah. Lahat po ng information nandun sa kanilang website. So, yun yung wish list. Financial independence, good health, 3 R's, able to do what I was not able to do before, mm-hmm. at yung aking spiritual concern. So, how to be financially independent? Bago ko puntahan pala yun, bigyan muna natin ng reality check. Okay. Ano, tapatan tayo mga kapanalig. Gusto niyo ng financial independence pala nung pagtanda, eh hindi nyo iniisip ang retirement, ang liit ng naipon nyo, mm-mm. umasa kayo sa pension na bibigay ng retirement na bibigay ng kumpanya, eh nalugi yung kumpanya, kailangan sarili nyo ang paghahanda na gawin, mm-mm. hirap na hirap kayong sabihan na mag-ipon, magtipid, mm-hmm. pero gusto nyo financially independent kayo sa edad na hindi na kayo nagtatrabaho. Reality check lang po, wag po kayo magagalit. Gusto nyo ng good health, ha? Good health dahil yung alam naman natin mamamatay tayo, diretso ang salita. Pero yung sinabi nating good health, sana hindi masakit, hindi mahirap yung aking pagtanda. Mm-hmm. Sana meron ako mga gamot o maintenance, mm-hmm. na susustena o nakokontinue ko. O kaya sana hindi na masyadong maghirap. Yan, no? Sa pag ano, kasama dyan ang mental health, ha? Oh yes. 'Di ba? Sa pagtanda, na baka makaligtaan niyo 'yan. Oh, gusto pala natin ng good health, 50 anyos ka pa lang ngayon. Eh kung abusuhin natin ang katawan natin, kala natin tayo si Superwoman, mm-hmm. o si Wonder Woman. O kaya wala nang katapusan ng buhay. Eh gusto mo pala good health, 'di ba? Pangatlo, mm-hmm. gusto mo pala ng 3 R, respect, recognition, reason. Eh, ikaw ang pinakamayabang diyan sa opisina niyo. Sa angkan niyo dahil ikaw yung medyo nakakaangat-angat. Binibigyan ka ng respeto ang hambog mo sa pamilya mo. Sa kapitbahay mo, ikaw yung kinasusuklaman dyan sa subdivision o sa barangay nyo. Isinusuka ka. Gusto mo pala ng respect, recognition, reason. At mararamdaman nyo yan pagtanda natin. Mm-hmm. Able to do what you are not able to do for whatever reason. Ano ba pangarap nyo noon sa buhay? Mag-zipline? Mag-zipline? Or, buti na lang naranasan ko na yung zipline. No. Okay. Or, paalala, kung gusto nyo palang magawa yung mga gusto nyong magawa noon, Oo. Eh, marunong ba kayo o alam nyo yung FAG? Are you able to forgive, accept, and be grateful? Kung ano man ang meron sa atin. Okay, diba? Okay. Kaya siguro tayo isip ng isip, sana magawa natin to, sana ganito, sana ganyan. Mm-mm-mm. Eh kasi, ang hirap, ang bigat sa inyong magpatawad, tumanggap, at magpasalamat. So, FAG. Forgiveness, acceptance, gratitude. And of course, on the spiritual side of things, no? Gusto mo maging malapit, umayos ang sitwasyon, kamusta ka naman in our moral life? Hindi po ako eksperto dyan. Mm-hmm. Lagi kayong tumutok sa Radyo Veritas para yung on the spiritual side of things. Kumusta naman ang iyong relationship with God? Parang ganun. So, dun sa financial independence, kasi 5 nga yun, financial independence, good health, 3 R's, able to do what you're not able to do before, and yung being spiritual, ano ang mga kailangan gawin? Kung yun yung reality check. Number one, anything sa kaperahan po, huwag niyong ubusin ng oras ko tungkol sa mga iba't ibang concern. Nakokontrol po yan. Uh-huh. Wala pong emosyon ang pera. Masayang-masaya tayo, hindi siya dodoble. Magalit, magalboroto, magsungit tayo, yung utang natin, pareho pa rin. You need more rational than emotional, mm-hmm. sa larangan ng pera. Kaya, wala pong palakihan ng boses dito, palakihan ng katawan. Mm-mm. Ina-address po yan, kinokontrol yan.
sa good health naman. Speaking of kinokontrol, so in what way can we control? Una, laging sinasabi, kaya naman po hindi kami nakakapag-ipon, katoktahanan. Alam niyo naman po yun, ang taas ng presyo ng bilihin. Ang daming requirement ang mga bata sa eskwelahan. Biglang magsasabi ng mga project ang mga eskwelahan na kailangan na gastusan. Ay, naku, biglang na sira yung sinasakyan na madalas ko sinasakyan, MRT, yung bus, kailangan ko tuloy biglaan maglakad o kaya nag-taxi dahil mahuhuli na ako sa pagpasok. Mm-hmm. Para bang wala kang kakontrol-kontrol? Naku, pag pumunta po sa grocery, kulang na kulang po yung 2,000 para sa isang linggo. Ay, dati po, sapat to. Parang kasalanan ng grocery. Ang pera po, yan ang pinaka-dapat na kokontrol natin. Mula sa isang bansa, sa kumpanya, o sa pamilya, o sa individual, ang paggastos ang pinaka-nakokontrol ng tao. Okay, and with that, you know, I really love yung portion na yan na sinabi mo. So, i-continue natin. Sige po. Ay, naku, I'm very sure na talagang excited na yung ating mga kapanalig na marinig ko ano yung susunod mong sasabihin. Pero ayun nga, I really love that. Yung sinabi mo, parang kasalanan ng supermarket o kasalanan ng palengke o kasalanan. When actually, you can control how to handle your money. O, itong pinag-uusapan po natin tungkol sa paghahanda, sa pagtanda. Ayan po, balikan po natin si Mr. Armand Benko kasi napaka-interesting yung mga mahilig na sisihin ang supermarket. Yung mga mahilig na sisihin ang oil producing countries, di ba? Yes, pataas ng pataas lagi yung oil, di ba? Yes, yeah. So, sige, Mr. Armand. Pero susugan ko lang dahil alam mo ang una kong naging nakukwento ko off the air, gusto ko sana maging karera noon, sabi ko nung bata ko, sa broadcasting. Why not? Noon, nung bata. Kaya konting invitation ni Dang yan na nagkakandara pa ako pumunta rito dahil yan ang aking frustration noon. Salamat. Pero ngayon hindi ka na frustrated kasi nagkaroon ngayon na ng katuparan. Okay. Hindi, na ano ko lang yung noon. 'Di ba noong araw walang fake news? Lolo. Maaring magkamali tapos yes, naglalabas kayo ng erratum, 'di ba? Kakaraka-raka agad-agad kailangan i-correct mo. Mm-mm. Pero kaya mabigat yung fake news. Oo. Parang pagsisinungaling, 'di ba? Malayong malayo sa pagiging totoo, veritas. Ang kaya mabigat, naiintindihan ko po yung masakit sa akin. Pinapanood ko po kayo, tinitingnan ko yun. Kasi sinasabi yung mabigat, masakit. Ramdam ko yung pagkasabi. Noong una kong marinig yun, sabi ko, class, ano kaya nagkaroon, ano? ng fake news. Napaglingon ko, meron ng fake news. Ano ba? Yeah. Anyway. Balik tayo sa kaperahan na para lalo tayong makilite sa utak, hindi sa puso. Kasi sabi ko, be more rational than emotional kapag sa larangan ng pera. Mm-mm. Kung kayo po kailangan nyo ng 30,000 pesos buwan-buwan, yan ang halaga ng iyong lifestyle. Okay. Ang kailangan mo. So, una, kailangan alam nyo po kung magkano ang kailangan nyo. Mm-mm. Yung sapat, payak na halaga sa inyong pamumuhay or lifestyle. Kung 30,000 pesos a month, at ikaw ay naghahanda sa iyong pagtanda, so hindi ka pa matanda, naghahanda sa iyong pagtanda, at meron ka pang 20 taon dahil 40 years old ka ngayon. Okay. Pag naghahandaan mo yung pagdating mo ng 60 years old, ayaw mo nang hintayin yung 65, 60 years old, kukunin ko na ang aking retirement sa kumpanya. Kung kailangan mo ng 30,000 pesos ngayon, dahil dito sa isang bagay naramdam natin, concern tayo pero hindi natin control, tawag inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung 30,000 na kailangan mo ngayon, 40 years old ka, after 20 years pag ikaw ay 60 years old, hindi na 30,000 lang ang kailangan mo. Tumaas ang presyo ng bilihin. Mm-hmm. Kung ang presyo ng bilihin ay tumataas ng 5% kada taon, aray, ang kailangan mo na 80,000 a month. So, ulitin ko po ang story, ha? Dadaling ko na doon sa dulo. Wala ka ng trabaho, ngayon, ang kailangan mo 80,000 pesos a month. Mm-hmm. Wala ka ng sweldo, pero
ang kailangan mo 80,000 pesos a month. Ang nabibili ng 80,000 pesos a month pag ikaw 60 years old na, kung ano lang ang nabibili ngayon nung ikaw ay 40 years old sa halagang 30,000. Sa halagang 30. So, ang kailangan mo taon-taon halos 1,000,000. 80,000 times 12 months. Grabe, staggering na yan. Opo, okay. So, pag nakita mo, ha? Sa isang taon ang gagastusin ko, 1,000,000. Ang kailangan ko, 1,000,000 pesos kada taon. Naku, ayoko ng paganda ito. Nase-stress na ako. Wag ko kayong ma-stress. Nalulula na. Nalulula lang kayo. Nase-stress ko kayo. Isa pa yan sa most abused na ginagamit ngayon ng mga tao. Stressed sila. So, kung paghahandaan, mag-ipon lang kayo ng 2,000 buwan-buwan mula ngayon. 2,000 mula ngayon. Buwan-buwan. Buwan-buwan. Sa loob ng 20 taon, walang mintes, 2,000 buwan-buwan. At matuto kayo magpalago. Hindi kailangan yung mga, nakikita yung mga investment scam na nababalita na napakataas ng mga inaalok. Mga 12% a year. Mm-mm. Hindi a month, 12% a year. Pagdating nyo po ng 60 years old or after 20 years, yung 1 million darating sa inyo, hindi ko kailangan magtrabaho. Uulitin ko. Bakit ko kailangan ng 1 million taon-taon? Dahil 80,000 pesos a month yun. Yung 80,000 pesos a month, 20 years from now, ang nabibili nun, kung anong nabibili ng 30,000 pesos ngayon, 20 years na siyang pangangailangan mo ngayon. Okay. Pangangailangan ko ngayon. Tapos fast forward. Fast forward, kailangan ko na 80,000 a month or 1 million a year. Okay. Solution, 2,000 pesos a month of saving. Invest nyo yan, 12% a year. Okay. Sa loob ng 20 taon, starting at age 60, hanggang kayo umabot ng 80, meron po kayong 1 million a year or 80,000 pesos a month na hindi nyo pinagtatrabahuhan o kapalit ng inyong oras. Oh, kailangan yung tipong talagang bawat Lunes, Martes, pupunta ka sa mall, manood ng sine, libre pa, ang pagkain, discounted, senior citizen ke, 20%, huwag kang mag-alala sa gamot. Yung ibang gamot, diabetes, alta presyon, wala na pong VAT. Wala ng VAT. Yes. So, merong pangit, merong maganda doon sa train law. natutuwa ako, nakinig ako doon kay Mon Abrea, yung eksperto sa pagbubuwis. Marami ring benepisyo yung bagong train law. At yung darating pa na train law 2. But that aside, yan po yung sinasabi ko na hindi mo kailangan maging emotional na kung pinag-iisipan nyo at huminto ka dun sa Ate Mel, naku, 1 million! Naku na, ayoko! Teka na, ayoko na! Eh, 2,000 lang po. Oo. One. Ano ba naman yung 2,000? Manageable. Nagkakape nga kayo ng halos 200 bawat tasa ng kape. Eh, mas masarap pa yung local na kape natin eh. Dahil air condition at sikat at kulay berde yung logo noong coffee shop. Akala nyo masarap na yung kopi. Diba? Okay, pero merong isang nagtanong dito at I guess yung mga nando sa taas eh, may mga related questions. Kasi you spoke of 2,000 and then invested. Yes. No? And then invested. So, ang tanong is, saan ba daw pwedeng i-invest yon? So, I guess yung tanong dyan, antabayanan po ninyo mga kapanali.